Magandang umaga po sa inyong lahat. Mayroong mga taong hindi pa, mga taong immature pa. At mayroon din mga taong matured na. Ang palatandaan o ang isang palatandaan ng isang taong matured na ay sila lagi ay mayroong pagbibigay mula sa sarili. Bigay ng bigay. Kahit para sa sarili, ibinibigay pa rin. Yon ang isang palatandaan ng taong mature na. Ang palatandaan naman ng isang taong immature pa ay siya lagi ay mayroong pagkukuha para sa sarili. Yan ay para sa akin. Yan ay para sa akin. Yung isa naman, sa iyo yan, sa iyo yan. Sumaliwanag na po ba ang palatandaang ibinigay ko tungkol sa immature at saka mature? Amen ba? So, kaugnay dito, ang isa sa mga aral na nais iparating ng mga pagbasa ngayong 32nd linggo sa karaniwang panahon ay, ano yung aral? Ang pagbibigay ng mula sa sarili o ang pagkukuha para sa sarili. So, una, ang pagbibigay ng mula sa sarili. Ang unang pagbasa ba ay mayroong sinasabi tungkol sa pagbibigay mula sa sarili? Mayroon. O sino ang may pagbibigay mula sa sarili? Ang babaeng balo, ang tinapay na kanyang lulutuin. Di ba may lulutuin siyang tinapay na gawa lamang sa arena at langis na kakainin sana niya at ng kanyang anak ay ibinigay pa, kakainin nila bago pala mamatay kasi tagutom. Ibinigay pa doon kay Elias na humihingi ng tinapay. May kasama pang tubig. Kita mo, para sa kanilang ikabubuhay, ibinigay pa. O ano yung naging kapalit? Hindi na siya nauubusan ng harina at langis. Kaya kapag tayo may pagbibigay mula sa sarili, mananagana tayo. Hindi tayo mauubusan. Amen? Kaya kapag tayo mapagbigay, hindi tayo mauubusan. Biyayaan tayo ng Panginoon, tayo ay mananagana gaya ng nangyari sa babaeng balo sa unang pagbasa.
Sa ikalawang pagbasa naman, mayroon bang sinasabi tungkol sa pagbibigay mula sa sarili? Ano, Sister Remy, mayroon ba? Mayroon? Mayroon. At sino naman itong nagbibigay o nagbigay ng mula sa kanyang sarili? Ang ating Panginoong Jesus. Sa katunayan nga, hindi lang pagbibigay mula sa sarili, kundi siya ay nagbigay ng buong niyang sarili bilang hain sa krus. So anong kapalit? Ang kapalit ay hindi nga para sa kanya eh. Ang kapalit ay para sa ating lahat. At nakasabi diyan sa ikalawang pagbasa, ano yung naging kapalit ng pag-alay ng Panginoon ng kanyang sarili, buong sarili? Ha? Ano, sister? Sa kanyang hain na pawi ang ating mga kasalanan. So kita mo, si Kristo ang nagbigay. Tayo ngayon ang hindi bumalik sa kanya, sa atin bumalik para sa ating kabutihan. Dahil napawi ang ating mga kasalanan sa kanyang pagkamatay sa krus. Sa Ebanghelyo naman, mayroon bang sinasabi na tungkol sa pagbibigay ng mula sa sarili? Brother, mayroon ba? Mayroon. Very good. At sino naman itong nagbigay ng mula sa kanyang sarili? Babaeng balo na naman. Kita mo, ang mababait ng mga babaeng balo, no? So, anong kanyang ibinigay? Ang buon niyang ikabubuhay. Ano yung buon niyang ikabubuhay? Yung kung ano lang ang mayroon siya. At anong mayroon siya? Dalawang kusing. Katumbas ng isang pera. Ibig sabihin, barya. Pero yun lang ang mayroon siya. At yun ay ang kanyang buong ikabubuhay. At ibinigay pa niya. Hinulog niya doon sa donation box ng templo para sa gawain sa Panginoon. So, mayroon ba siyang kapalit? Abay, naging kalugod-lugod sa Panginoon ang kanyang ginawa. Kaya ipinagmalaki pa ng Panginoon sa kanyang mga alagad na siya ay halimbawa ng tunay na pagbibigay. So, malinaw dito na kung ano man ang pagbibigay natin mula sa sarili ay mayroong kapalit mula sa Panginoon. Amen po ba? Mayroon. Kaya kapag ikaw ay mapagbigay, hindi ka mauubusan. Ikaw ay mananagana. Ikalawa, ang pagkukuha para sa sarili. Sa aling pagbasa natin ito, natunghayan ang pagkukuha para sa sarili. Sumasagot ka, sister, saan? Ebanghelyo, very good. At sino naman, sino-sino itong
may pagkukuha para sa sarili. Ha? Mga iskriba. So ano-ano namang ito, yung pagkukuha nila para sa sarili. Una, ang pagkukuha ng atensyon para sa sarili. Tama ba ho? Atensyon o pansin para sa sarili. Kulang sa pansin, ano? Kaya anong gustong-gusto ng mga iskriba? Na sila'y pagpupugayan sa liwasan. At mapansin sila, nagdadamit sila ng kaiba-iba. Diba? Yun, ang una. Pangalawa, ang pagkukuha ng importansya para sa sarili. So ano naman ang ginagawa nila dyan para makuha nilang importansya? Gustong-gusto nila sa tanging luklukan sa mga sinagoga. Reserve seat. Nako, pag may reserve seat siya, dyan, nandun sila na hindi naman na-reserve sa kanila. At pangatlo, pagkukuha ng kabuhayan na mga balo para sa sarili. Sobra sila, no? Kabuhayan na ng balo, kinuha pa. At hindi lang kinuha hanggang maubos, sinimot. So, yan. Ang mga iskriba, laging may pagkukuha para sa sarili. O ano yung naging kapalit? May kapalit ba? Alin? Mas lalong mabigat na parusa. So yan. Yan ang naka-aabang sa atin kung tayo ay laging may pagkukuha para sa sarili. Mas lalong mabigat na parusa. So nabanggit ko kanina, mga kapatid, sa simula ng ating humiliya, na ang palatandaan ng isang mature na tao ay ang laging pagbibigay mula sa sarili. At ang immature naman ay ang pagkukuha para sa sarili. Ngayon, sa mga pagbasa, sino-sino ang mga mature? Sa unang pagbasa, sino? Ang babaeng balo. Sa ikalawang pagbasa, sino? Ang Panginoong Jesus. Sa Ebanghelyo, ang babaeng balo na naman. So yun ang halimbawa ng mga matured na mga tao. At sino naman ang mga immature? Yung mga iskriba, yun ang mga immature dahil kuha ng kuha para sa sarili. So sana, mga kapatid, tayo ay mga matured na gaya nung dalawang babaeng balo at lalong-lalo na gaya ng ating Panginoong Jesus. At sana hindi tayo mga immature pa dahil tayo ay tulad ng mga iskriba. Amen po ba?
So kayong makapagsasabi, kung kayo nga ba ay matured na o immature pa rin. Pero kung nakita ninyong immature pa kayo, ay sikapin yung maging mature. Amen! Amen.